Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga unang-una sa Panginoon at pangalawa po kay Pastor Danny, kay Sister Rose at sa buong church ng sa Pangpalay Bethel Temple Area B. Hindi po ako ang talagang magme-message ngayong umagang ito. Ngunit kinagagalak po ng aking puso na makapagbahagi kahit short message lang sa inyo. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. Umpisa na po natin para pang maibahagi ang salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na ito, sa privilege na ito. Una po, ang ating church anniversary ay panahon po ng okasyon at pagmumuni-muni ng pasasalamat sa pag-ibig at kabutihan loob sa atin na hindi niya tayo pinabayaan ng Diyos at hindi niya tayo iniwan. Kung atin pong babalikan ang mga nagdaan sa mga nakalipas na taon, marami tayo pong natutunan. Merong sakit ng damdamin, merong mga mabubuti. Mas marami po yung mabubuting naranatas na natin ng mga nakaraang taon. Lalo na ngayong taon po ng COVID-19. Hindi na natin maibabalik ang mga nakaraan, ngunit huwag na rin tayong mabuhay sa mga sakit na damdamin natin noon. Gawin natin itong aral sa buhay. Gawin natin itong step to our walk to Christ. Ang mga masayang alaala naman ay gawin nating inspirasyon sa paglakad sa ating paglilingkod sa Diyos. Manatili tayong may kaugnayan sa isa't isa at huwag magtinginan ng kahinaan. Ang sabi sa Pilipos chapter 1 verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon ay ang pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Upang magawa natin yan, ay kailangan sumagana tayo sa mga sumusunod. Number one po, yung pray for one another. A praying church is a powerful church po. So magpanalangin lang tayo sa isa't isa para maging powerful po ang church natin. At atin pong ipanalangin ang unang-una kami po ni Pastor Dan, nila Sister Rose at ang mga leaders ng church natin at ang mga members ng church. Number two po, encourage. Of course, there are many ways po, marami pong paraan that we could encourage one another. Yung simple act of love. Sabi po dun sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sabi po niya sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 11, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. At magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Sa unang Tesalonica chapter 5 verse 14, mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Yan po yung sinasabi doon. Or mag-unawaan tayo sa isa't isa. Lawakan natin ang ating pag-iisip at pag-unawa. Number 3 po, support. Kung tayo ay nagpapalakasan, kung talagang may nangangailangan, kung may maitutulong, tumulong. Faith without work is dead. Sabi po doon sa unang Juan, chapter 3, verse 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? So, support po ah, number 3. Number 4 po, accountable, pananagutan, meron tayong pananagutan. Para po tayong isang pamilya, second family natin yung church eh. As a community of believers po, we need to be one another's keeper. We are not to be our brother's policeman. Hindi po tayo yung parang mga pulis na babantayan yung mga hindi sumusunod lagi sa batas, tapos huhulihin. Tayo po ay may pananagutan sa bawat isa. Ang sabi po sa Pilipos, chapter 2, verse 4, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. At sa huli po, ang sabi po dun sa number 5, serve, paglilingkod, maglingkuran sa isa't isa. We should serve one another with love. So maglingkod tayo sa isa't isa ng may pag-ibig. Instead po, ang sabi dito, huwag tayong mainggit o mag-criticize o magpintasan, pupunahin ang bawat isa. Magdalahan ng pasanin ang bawat isa kapag ating nagawa ang mga bagay na iyan, we fulfill the law of Christ. Sabi
sabi po doon, tinutupad po natin ang law ng Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi niya, law of Christ. Ang sabi po sa Galatia chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yun po yung sinasabing law of Christ. Sa katuparan daw po natin. So tandaan po natin sa ating mensahe sa umagang ito, pray for one another, number one. Number two, encourage one another. Number three po, support. Tayo po ay magpalakasan. Huwag mag, sinasabi nila, huwag mag, mag-isip ng, sa bawat isa ng hindi mabuti. At support, sinabi nga po doon na kailangan tayong may action. Number four, accountable. May pananagutan po tayo sa bawat isa as a community. Number five, serve. Okay? Yan po yung akin pong short message sa umagang ito. Pray, encourage, support, accountable, and the last one is serve. Huwag po tayo magtinginan ng kahinaan ng bawat isa dahil tayo pong mga lumalakad ngayon sa Panginoon. Kahit po pastor o nasa mataas ka ng posisyon, talaga pong nililook pa rin ng Diyos. Talaga pong ginagawa pa rin tayo ng Diyos habang tayo po ay nandito pa sa mundo. Kaya nawa po ay maisa-isip at maisa-puso at maisa-buhay natin ang mga pinapa gustong gawin sa atin ng Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoon. Kaya salamat po sa umagang ito. Happy 12 years anniversary po. Maligaya.